Kung marinig mo ang salitang gifted, ano ang papasok sa iyong isipan? Estudyante bang may mataas na score, may prestigyosong akademikong awards, at kilala sa school dahil matalino? O mga taong mayroong extraordinary potential sa kanilang larangan, tulad ng musika, pagtatanghal o painting? Pero hindi naman palaging ganyan. Dahil maraming tao ang mayroong kamangha-manghang abilidad na hindi nila alam. Upang maunawaan natin ang lubos ang topic na pagiging gifted, sa videong ito, alamin natin ang siyam na signs na ikaw ay gifted. Number 1. Napaka-curious mo. Narinig mo na ba ang kasabihang, ang matalinong estudyante ay nagbibigay ng sagot sa mga tanong at ang gifted na estudyante ay nagtatanong? Napaka-curious na mga taong gifted sa kanilang paligid at gusto nilang matuto pa ng lubos, maliban pa sa in-offer sa school curriculum. Nagiging abala ka sa material at gusto mong maintindihan ang mga konsepto sa bawat anggulo nito. Gustong maintindihan ng mga gifted learner ang mga detalye, ang pagkakomplikado ng topic at gagamitin nila ito para sa kanilang kapakanan. Number 2. Mabilis kang matuto. Ikaw ba yung palaging nauuna sa pagbabasa sa inyong klase? Easy lang ang eskwela para sa mga gifted learner. Naiintindihan mo ng lubos ang material na hindi man lang pinagpawisan. Noong bata ka pa, ang pagbabasa mo ay pang grade level na. At sa ilang pagkakataon, malinaw na ang pagbabasa bago pa mag-kindergarten. Marahil napaisip ka na ito ay mga matatalinong estudyante. Pero hindi naman palaging ganyan. Ang mga gifted learner ay gusto nilang ma-challenge ang kanilang katalinuhan. Para sa kanila, masyadong madali ang material na pinapag-aralan sa classroom, pabalik-balik at hindi nakakapukaw ng isipan. At dahil dyan, ma-feel mo ngayon na ikaw ay under challenge. Sa katunayan, maraming gifted na mga estudyante ang di nagsisikap dahil dito at mas pinili pa nilang mag-drop out. Gustong matuto ng mga gifted individual, ngunit kailangan nilang i-adapt yan sa kanilang learning ability para maabot ang kanilang tunay na kakayahan. Number 3. Matindi ka. Kung ilalarawan ang gifted na tao sa isang salita, yun ay matindi. Ang mga gifted na tao ay mayroong sobrang kasiglahan na nakakaapekto sa kanilang pangmalas at kung paano sila makisalamuha sa mundo. Sinasaklaw ng sobrang kasiglahan ang ilang mga areas at kapansin-pansin ito sa mga taong nakakaranas nito. Halimbawa, yung taong may sobrang kasiglahan, maaaring nagtataglay ng pambihirang sigla na hindi kayang manatiling nakaupo lang at mananahimik. Sa katulad na paraan, yung mga may sobrang kasiglahan sa emosyon ay nakakaramdam ng sari-saring emosyon. Karagdagan pa, mayroon kang di karaniwang empatiya at intuition. Number 4. Ikaw ay perfectionist. Gusto mo ba yung malinis na malinis? Ang mga gifted ay nagtatakda ng mataas na pamantayan sa kanilang sarili para makamit ang kadakilaan. Pinaghuhusayan mo ng mabuti ang iyong trabaho at gusto mo yung pulidong-pulido hanggat maaari. Madali mong ma-recognize ang iyong talent dahil yan sa iyong dedikasyon at focus. Pero may disbintaha ito. Ito ay ang mga gifted ay sobra-sobra kung magtrabaho at hahantong sa pagka-burnout. Number 5. Marami kang kinahihiligan. Pwede ka bang magbanggit ng isang paboritong hobby? Marahil hindi. Ang dami-daming posibilidad at madidiscovering bagong mga bagay. Habang ang karamihan ay nakafocus sa isang passion lang, sa mga gifted ay hindi ganyan. Mahirap para sa iyo na mag-focus at manatili sa iisang topic. Ang gusto mo ay yung marami. Baka marami kang ginagawang project ng sabay-sabay at magkakaiba pa ang bawat isa. At bilang isang adulto, marahil mahirap ang manatili sa isang career. Number 6. Matindi ang iyong imagination. Gustong-gusto mo ba ang arts? Kung oo, mayroon kang pambihirang imagination at creativity. Makumbine mo ang mga ideyang walang kaugnayan sa orihinal na paraan. Bagaman ito ay nalalahad sa buong maghapon, sa gabi, ang mga gifted ay nakaka-experience ng malinaw at kakaibang panaginip kumpara sa ibang tao.
Ang gifted ng mga bata ay may tendensyang magkakaroon ng maraming imaginary friends. Kapag mayaman ka sa creativity at imagination, dadalhin mo ito hanggang sa paglaki. Number 7, kampante sa sarili. Gusto mo bang i-explore ang iba't ibang ideas sa pamamagitan ng iyong self-initiated projects? Sa eskwela, ang mga gifted na estudyante ay maaring may gagawin pa pagkatapos ng klase maliban pa sa naka-assign na gawain sa kanila. Ang kanilang pagnanais na makalikha ay nagmumula sa loob. Ang iyong hangarin ay nagpapakita kung sino ka, kaya kailangan mong gawin kung ano ang hilig mo upang makamit mo ang iyong mga mithiin. Number 8, ikaw ay nakakatuwa. Dahil ikaw ay ibang mag-isip kumpara sa iba, kaya ikaw ay namumukod-tangi sa mga kaibigan mo. Ngunit, mapipintasan ka dahil sa iyong pagkamatindi at pagiging namumukod-tangi. Minsan, feeling mo ay tinatakwil ka nila, kaya nahihirapan kang hanapin yung taong kagaya mo. Number 9, gustong-gusto mo ang mga idea. Nahahalina ka ba sa mga ideas? Gusto mo ba ang debate, diskusyon at pagmumuni-muni sa mga bagay sa mundo? Bilang isang gifted na tao, mahalaga sa iyo ang katarungan, mapagbantay sa mga logistics, o sensitibo sa mga aspetong malabo. Ang iyong pagkauhaw sa kalaman ay walang kabusugan at madalas kailangan mo ng isang angkop na lugar upang mag-explore para sa mga hilig mo. Ang pagiging gifted ay makikita sa maraming anyo na kadalasan ay hindi mahahanap sa eskwela. Itong mga hindi nakikilalang intelektual at creatives ay nagtataglay ng pare-parehong mga katangian na siyang pagkakilanlan. Ang mga gifted na bata ay lalaking gifted na mga adulto na may kakaibang mga challenges na hindi maunawaan ng iba. Ano ang masasabi mo sa salitang gifted? Naranasan mo ba ang ilan sa mga nabanggit? May na-miss ba kami mga signs? Mag-iwan ng comment sa baba para malaman namin. At huwag magatubiling ibahagi kung ano ang nasa isipan mo. Kung nakita mong interesting ang video nito, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe kung hindi ka pa nakasubscribe, and hit the bell icon para updated ka sa mga bagong videos namin. Huwag mo ring kalimutang i-share ito sa mga kaibigan mo. Maraming salamat sa inyong panonood!